welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, LJ Mandy. Okay, so wait lang ha, kasi mukhang, ayan, nagsishape yung katawan ko, ayan. So, parang ang sexy ko dito, ayan. Ang ganda ng background, guys, ayan. Okay, so ang ganda ng background, so parang sumisexy ako dito ha. Ayan. Wow, ang ganda pala ng background kapag dito. Okay, shout out muna sa aking kapatid. So, nandito ako sa kanilang kwarto. So, here, gumagamit lang ako sa kanilang kwarto para sa pag-vlog kasi, ayun, lakas kasi akong ganitong background. So, ang ganda pala ng background, di ba guys? So, ang ganda ng background, in fairness. Okay, for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa paano gumawa ng thumbnail, paano gumawa ng end screen. Ayan. So, yun ang ating pag-uusapan. So, I hope na napanood nyo ang mga previous na video ito. Ayan. So, ayan ang ating mga previous videos. Ayan. So, sa YouTube Talks ni LJ Mandy. So, ayun nga. So, unang-una, pag-usapan natin yung bakit mahalaga ang thumbnail at ang end screen. So, ano nga ba ang thumbnail? Okay. So, ang thumbnail, guys, is yun ang, yeah, small lang siya. So, small size na pang-cover ng mga videos mo na kung saan ito ay isang mahalagang bagay or isang mahalagang kagamitan, meron siyang ang thumbnail, guys, is isa sa pinaka importanting bagay na kung saan makikita ng mga viewers mo kung ano ba talaga ang nasa videos mo. So, ang thumbnail, guys, is ang summary ng mga videos mo. So, doon mo ilalahat ang title, ang mga kaganapan at kung ano ang makukuha at or ano ang matutunan ng mga viewers mo tungkol sa video mo, doon sa thumbnail mo siya ilalagay. Ayan, so yun ang pinaka-importante kasi dapat gumamit tayo or gumawa tayo ng thumbnail na kung saan nahuhook yung atensyon ng mga audience natin. Ayan, so yun ang importante. So, basta wag lang tayong mag-mislead ng data sa kanila. Ayan, so ano nga ba yung end screen? So, ang end screen, guys, is, ayan, from the word end, no? So, siya yung pinakadulo o panghuli. Ayan, so ang panghuling screen na makikita sa mga viewers mo na kung saan, ang end screen, guys, is pinaka-importante din sa mga nagsisimula mag-vlog at nais madagdagan yung watch hours nila. Na kung saan madagdagan din ang mga views nila. Dahil ang end screen kasi, guys, is slide. Yun ang nag-guide sa mga viewers na pumunta sa kanilang video na kung ang itong video ito ay related sa video ito. So, doon kasi nila makikita na pwede nilang i-continue yung videos sa end screen. So, sa end screen mismo, makikita yung mga videos mo, yung mga playlist mo na kung saan related sa mga sa kanilang pinapanood currently. Ayan, so yun ang importante sa end screen. Aside from madagdagan ang watch hours mo, madagdagan din ang views mo. So importante talaga na maglagay tayo ng end screen. So guys, natutunan kong ang lahat ng ito, yung end screen, nung na-monetize na ang channel ko. So, sana ginawa ko ito noon, pero ngayon ko lang nalaman na mahalaga pala yung end screen. Ayan, guys. So, mahalaga talaga yung end screen, guys, sa ating videos. Okay. So, paano nga ba gumawa ng thumbnail? Okay, guys. Mag-download kayo ng PicsArt. So, ang ginagamit ko lang is PicsArt. Ayan, mag-download lang kayo ng PicsArt. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ang tutorial kung paano gumawa ng thumbnail. Basta, mag-download kayo ng PicsArt at
YouTube Studio. Then, para naman sa end screen, sumadali lang yan guys, basta naka-desktop mode lang ang inyong cellphone or pwede kayong gumamit sa desktop nyo. So, watch this video at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail at gumawa ng end screen. Download YT Studio and PixArt. I-open mo lang ang PixArt, pwedeng naka-offline or online. Guys, i-discover nyo lang ang apps na ito. So, kung nakita nyo sa akin, kayo na lang yung mag-improve sa gawa ko. May mga iba't ibang kulay na mapipilian kung anong background ang gusto mo. Pwede rin na ang background mo ay yung picture mo na lang. Size pala ng thumbnail ay 16 by 9. Alam ko na mas magaling pa kayo kaysa sa akin, kaya kayo na lang ang mag-improve guys. Dahil lang sa akin lang is halimbawa lang po ito. Ayan, mag-add text ka lang at pumili ka lang ng mga kulay na gusto mo. Ngayon na ang bahala guys na mag-adjust kung saan nyo ilalagay yung text at kung ano ang mga design na gusto nyo. Ayan, so pwede nang i-save nyo ito at pumunta na kayo sa YouTube Studio para mapalitan nyo ang thumbnail or ang cover ng videos mo. Okay, halimbawa itong unang video. So, kunwari na papalitan ko ang thumbnail na ito na may pamagat na mga importanteng kagamitan sa pag-vlog. So, yan ang makikita nyo guys. So, pwede nyo lang din yung i-save. So, save nyo na at makikita nyo na ang result. Dito naman tayo sa end screen. Pumunta lang kayo sa account ninyo sa YouTube at hanapin nyo ang video na nais nyong gawan ng end screen. So, ito ang halimbawa. Kayo na ang bahala kung ano ang i-add na element ninyo. Pwedeng video, playlist, or subscribe. Ayan, so kayo na ang bahala kung ano ang ipropromote ninyo or ano ang isusunod ninyo na video. Kayo na ang mag-set ng time kung saan ninyo ilagay ang mga element na gusto ninyo makita sa mga viewers or sa mga audience nyo. At dapat pantay lahat ang time. So, i-drag nyo lang yung time. So, halimbawa, so ayan sa taas yung time. So, i-drag nyo lang lahat para pantay-pantay. Pwede nyo nang i-save at i-review na lang siya gamit ang isa nyong account. Guys, dahil natapos na ang aking pagtuturo, I hope you like this video. So, give
like to my videos and don't forget to subscribe to my channel LJ Mandy. And sa susunod na video, pag-uusapan natin ang tungkol sa paano magkaroon ng subscribers na mula sa 0 subscriber hanggang sa magiging 1,000 subscribers. Yay! Ayan, so ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng mga ganyang subscribers. Ayan, so follow and subscribe to my YouTube channel and thanks for watching. See you on my next video. It's LJ and thanks for watching. I hope you like this video and see you on my next vlog.